Mula sa pagiging Batang Maynila, andito na ngayon sa nagtataasang mga building dito sa Bonifacio Global City si Isko Moreno. What's new with Yorme na dating Batang Maynila for today's Corina Interviews? Isko Moreno is in the house! Yay! Teka muna, ang tawag ba talaga sa'yo ngayon ay Isko Moreno at hindi na Yorme? Well, depende kung paano nila ako tawagin. I am comfortable naman, whether Yorme or Isko, but as much as possible, Isko is okay. Pero ang tagal mo rin tinawag na Yorme. Ilang taon ba yan? 3 years, I guess. 3 years? Parang dikit na dikit yung Yorme sa'yo. Naging ano siya, naging parang parte na ng bahay. Buhay sa loob ng bahay. Sa Maynila. Correct. Kaya naging Yorme talaga. Dumikit talaga sa'yo ngayon. So ngayon, so anong gusto mo? Ang tawag sa'yo, Yorme o Isko? Kung saan ka komportable, but I would prefer Isko na lang. Okay Isko na lang? Okay na yun. Ano lang ako? Tambay sa kanto na lang ako. Talking about tambay sa kanto, ilang beses ko na rin talagang nakapanayam si Isko tungkol sa kanyang pinanggalingan. Papasukin natin yung dating bahay ni Isko, okay? Para lang maalala nila, di ba? Saan manggaling talaga yung Isko Moreno? Bakit sinasabi ng lahat, napakaganda ng kwento ng talambuhay ni Isko Moreno? Nanggaling kasi talaga kayo sa kahirapan ng kahirapan. Mahirap sa dilang, mahirap ang tawag nila. Mahirap pa sa daga. So, mahirap pa sa daga. Anong ibig sabihin nun? Ano ang itsura ng buhay na mahirap pa sa daga? Well, di ba yung daga, maabilidad, nakakakutkot kung saan-saan. Kami, ang kinakain na namin, tira na ng tao sa basurahan. Ang tawag nila sa media or in showbiz or journalism, pagpag. That is a common term being used. In our case, bachoy. Bachoy ang tawag namin doon. Kasi basurero kami. So sometimes, pag kinakalikay mo yung basura na yun, no? So iniiwalay mo yung mabibenta, tapos sa pailalim, no? Nandoon na yung mga pwede pang kainin. Yung mga kinainan ng tao. Kasi yung chicken, yung pitso, yung may mga laman-laman pa yon. So yung mga yon, tinatabi namin. So kaning baboy, kaning tao. So pagdating sa bahay, ipiprito namin ulit yon. Ibig sabihin, mahirap sa dilang mahirap, katulad ng mga kababayan natin ngayon. No? Nahihirap pa sa, they have work. Pero they feel mahirap sila kasi kinakapos sila sa tustusin sa buhay. Sa mahal ang bilihin, kulang ang kinikita nila. Pero may mas mahirap pa dun eh. Yung wala talaga. And you have, kailangan mong gamitin yung abilidad mo. And that's okay. What we did. Pero at least, araw-araw, Ma'am Corina, social kami. Chicken joy sa umaga, chicken joy sa tanghali, chicken joy sa gabi. Puro chicken joy. Why not? Kalkal, chicken joy. Okay. Pero so talagang ilan ba kayo magkakapatid? Solong tagapagmana ako. Totoo ba? Pero sobrang hirap ng buhay pa rin sa nanay at tatay. Okay. So bakit ang pogi mo? Kasi ma'am, pag wala kang makain, lagi ka naghihikaw. Hindi mo na iniintindi kung saan ka nanggagaling. Kung saan lahi mo, family tree, di ba? Pinag-uusapan yan, saan ka nanggaling. Pero kami, wala. Hindi masyado. It's just a normal thing. Hindi mo tinatanong sa nanay mo bakit ang pogi mo? Hindi. Saka hindi ko naman alam yun . Until na-discover ako na, uy, may tsura pala ako. Correct. Kasi puro busted ako nung high school. Nanliligaw ako, puro busted ako. Bakit sa palagay mo noong mga panahon na yun? Baniling kasi ako . yung libag na ayaw matanggal. So, nanggigitata ka, ganun. Hindi naman, ayaw na nanay ko na dugyot ako, naggogoli naman ako. Kaya lang, siyempre, araw-araw ka na sa basurahan, meron kang alipunga,
di ba? Tapos minsan parang kinukuto ka. Pinagdaanan mo talaga lahat 'yon. Lisa, kuto, nakalbo ko dahil sa kuto eh. Di ba usong-uso nung araw pagka masyado ka maraming kuto, kakalbuin ka na lang pag summer. Hindi, sa ano kalbo ka? Kalbo muna. Oo, kakalbuin ka. Okay. Tapos 'yun, mawawala na 'yung kuto. Yung sayo ang isa sa pinaka dramatic na mga kwentong buhay. Sa totoo lang, di ba? Yung napaka-imposible. Parang imposible mangyari na ganito kapogi, pero nakatira sa karton na bahay sa ilalim ng tulay at talagang kumakalay kayo ng basura para makakain lang. At minsan niya akong dinala dito sa intersection sa Maynila, yes, para makita kung Saragossa del Pan. Oo, kung saan siya tumira, saan siya lumaki, saan siya nag-aral, at yan ang makikita ninyo ngayon. Pasukin natin yung dating bahay ni Isko, okay? Minsan tayong nilakad ni Isko sa dating nilang sinisilungan kung saan sila siksika na nakatira sa ilalim ng Del Pan Bridge. Ikinwento kung paano sila tumatawid ng gutom at pilit naghahanap buhay sa pamamagitan ng pangangalakal ng basura at pag-abang sa itinatapon na pagkain. So everyday, yan, dito ako magbabasura. Yan, dire-dire-dire-diretso. Basura, pag sila ang basura, ano yung inisip? Mangungulek ka ng basura sa mga tindahan. Sa Carmen Planas, Binondo, Santo Cristo, Ilaya, Tabora. Ano yung mga damsa? Hindi, mga basura ng tindahan yun. So may mga karton, plastic, PE, sibak, aluminum, tanso, bote, everything na pwede pa ibenta dito kay Mang Nano sa Realing Mary. Kay Mang Nanding, kay Mang Goryo. Yun yung mga naging amo ko nung araw. Sa isang araw, magkano ang kita? Nung araw, pagka kumita ka, mga 30, minsan etnet. 10 years old ako nag-start magbasura dito. Nung high school ako, nag-sidecar ako, kumikita na ako ng 50 isang araw. Yeah, at the time. Laki ah. 50 isang araw. Tatlong piso lang isang puwet nun. Yung bayad sa sidecar. Pag nakadalawa ka, 6 kagad yun. So dito naman, iba naman ang mga eksena ni Mayor dito dati. Ano naman ang mga eksena dito pagka tumulit? Dito, talagang nung araw, hindi ito pinupuntahan ng kahit sino. It's a parang no man's land nung araw. Maraming krimen. Maraming kriminal. Hindi ka kasama doon. Hindi ka kasama doon. Okay. That's why sabi ko kasi nag-mayor ako. Yung paano namin nauhuli yung mga kriminal? Alam mo kasi lahat. Yung ano nila, yung mindset nila, alam namin. Okay. Nasi-share ko sa kanila. Kaya nakakalawit namin. Mula sa matatayog na bundok ng basura dito sa Smoky Mountain at iba't ibang bahagi ng Maynila, nagsimula ang mga pangarap ng batang si Isko na ayusin ang kanyang sariling buhay at pamilya, gayon din ang buong Maynila. At doon na nga nagsimula ang pagtayog ng kanyang mga ambisyon hanggang sa siya ay may pakay na magtagumpay. Pag-aartista ang naging destiny mo. Sabi nga nila, kung pogi ka, mahirap talaga na hindi ka mapansin, di ba? Pero napansin ka. Ang tanong, paano? Paano ka na-discover bilang artista? Okay. Doon sa lamay ng patay, si Aling Nita. Kapitbahay lang namin yon, dalawang iskinita. Nagpapanggap ka pang close kayo. Ano ba, close mo talaga kayo? Or well, nakikain ka lang sa burol? Isa sa mga abilidad namin nung bata kami, nakikilamay. Kasi sa lamay, may chicha. I mean, okay. Kain is kain. So, nakikilamay kami. And this is one of those nights. Kapitbahay namin sa Aling Nita. So, si Daddy Wawi, Dindin and Kuya Albert, no, went to Tondo. First time. Kasi tiyahin ni Daddy Wawi si Aling Nita. So they visited. Then si Dindi, tinitis namin siya. Mga bata kami. Na-offend siya. Nagsumbong siya kay Daddy Wawi. And we were in a group playing cards, no? Tinuro ako, ganyan. Doon, nag-usap-usap na, ganyan-ganyan. Sabi, nababastusan yung ano, yung guest namin, ganyan-ganyan. Hindi ho, nakakatuwaan lang naman namin. Sabi, kasi naman ho, kita nyo eh, madaling araw na, naka-miniskirt pa. Tapos puro padding yung ano. Siyempre, kapansin-pansin.
But no, ha, wala kaming intention ano magpahiya. Nakakatuwa lang namin. Eh, maingay kami. So yun, dun ako sabi ko. Alam mo, may tsura ka pa naman. Hindi ka mag-artista. Ba? That's the exact situation. Sabi ko, eh, kako, wala naman nung nag-aalok sa akin. Ako, inisip ko, mag-artista, yayaman ako. Yun ang bakit hindi. Tapos binigyan niya akong tarjeta. Sabi niya, oh, punta ka dyan kung gusto mo. Eh, dati 67H Cubao. Banahaw Street, Cubao. Eh, nag-i-eskwela ako noon dahil gusto ko maging kapitan ng barko. Nag-aaral ako noon sa Philippine Maritime Institute. Yun ang una mong pangarap. Kapitan ng barko. So, to cut the long story short, one of my classes, a few days after, pumunta ako ng Cubao. Doon, lumanding ako sa Cubao. Dumaan pa ako doon sa kaila Sir Mar, yung bahay na yun. Kasi yung Tuason, may bridge doon eh. Oh, flyover. Oh. Kukross ka pabalik. Dahil ang baba mo, Cubao, Aurora Boulevard. Tapos nalakad-lakad ka na. Eh, 7 pesos lang ang pera ko noon. I mean, sinugal ko yung 7 pesos ko para puntahan yung Banahaw Street. Wow. Yeah. Then, kumatok ako sa bahay niya. Tapos, nandun si Arnel, yung naging PA ko. Sabi niya, sino ka? Ay, kasi siguro nakita na yung araw. Nakita ko gabi. Araw na eh. Okay. Nakita na yung mga blemishes. Okay. Hindi pala perfect. Ano na talaga yung hilatsa siguro. Nagkorso na daan niya. Pero paano ka naman puputi ng dalawa, tatlong araw, di ba? So, punta ko daw, sabi ko, hindi oh, si Mr. Rojas, binigyan ako ng tarjeta. Sabi niya, kung gusto ko rin mag-artista, punta ako dito. So, that afternoon, binaba naman ako. Tapos, inakyat ako. Ikaw ba yung nakita ko? Ganyan, ganyan. Sabi ko, opo, ako po yun. Si Scott, no? Sabi niya, okay. So, sige. Ganito pag-aartista, kinukwento niya na, briefing. Tapos, first time niya ako nakita sa patay. The second time is sa bahay. He gave me, kasi sabi ko, hindi na po ako makaka-uwi. Dahil wala na akong pamasahe. Bigyan niya ako 100. I think about 100. So, balik ka rito, tapos pupunta tayo sa nanay mo. Kakausapin natin. Which he did. Yun. After that, pictorial na kami. Ano tawag, gawa ng portfolio ba yan? Yung... Portfolio? Oo, di ba yung plastic na gano'n? Yung mga pictures mo. Picture mo, portfolio. Ayun, oo. Tapos, pinasok ako sa That's Entertainment. Nag-audition with Kuya Germs. No? Pinakilala ako kay Kuya Germs. Ah, ganun ba? Toto ito. Kasi papayat-payat ako. Ganito, ganyan. Sige, o di, at that time, 7th anniversary ng That's Entertainment. They have to get new sets of kids for the 7th anniversary. And I am one of those fortunate too. Paano ka umangat sa iba? I think with the help of Kuya Germs, Daddy Wawi, showbiz reporter, nagkaroon sila ng interest doon sa istorya ko. Kasi nga, parang ang hirap naman paniwalaan na may titisoy-tisoy sa basurahan. Kasi titisoy-tisoy ako, talagang ang ilong ko, prominente, ang kilay ko, makapal. So, parang yun yung napapansin nila. Then, they keep on writing about me and nagkaroon ng curiosity yung mga producers. So, I get to be invited sa mga shows. Isko, ikaw daw makulay daw ang iyong buhay. Totoo bang ikaw yung nag-pedicab driver at nagtinda na kung ano-ano? Something, pwede bang humingi ng maiksing background sa'yo? Totoo po yan. Ano yun? Example? Nung 8 taong gulang po ako, nagkakaritong po ako, tumutulong po ako sa magulang kasi po, stibador lang po tatay ko. So, unti-unti yun. Tapos, parang gusto kong balikan. Kapanipaniwala ba sa'yo noon na mula sa paghahalukay ng basura, biglang artista ka na? Maganda pa story noon eh. No, tanggap na ako sa DATS. Napili na ako eh, after so many days of audition. So, confirm na, tanggap na ako. I am one of the 24 or 28 kami. 12-12 o 14-14.
Sige na. Meron tayong launching sa Araneta Coliseum. Ipe-present na kayo. Yung kumakanta, magandang gabi sa inyong lahat. Ako'y nagagalak. Yun yung ginawa pa namin. Memorize natin yung kantang yan. Umuwi ako, nagsisig ako, ay, artista na ako. Then the people don't want to believe. Hindi siya makapaniwala. Kasi imposible naman talaga, di ba? I mean, nakita mo naman yung community namin pag nakita mo yung video. Makikita mo yung community namin. Parang napaka-imposible. So anyway, sabi ko, sige, ganito na lang. Sabi sa akin ni Daddy Wawi, magbibigay siya ng 2 jeep. Sino sumama sa Araneta? Sumama kayo. Ayun. Sumama naman yung ibang kapitbahay ko kasi libre na yung biyahe. Tapos may chicha pa yun, siyempre, di ba? So meron akong mga pans doon, mga pala. Palasigaw. Ganun nung araw di ba? Dalahan ng mga pans, mga pala. So yun. And after that, everything, ibang-iba na. Ay kasi, una kong kinita sa Young Love Sweet Love, nag-doorbell lang ako, 1 pipe. Wow! Malaki na sa'yo yun dati. Eh kasi, pag nag-sidecar ako, pag nag-pedicab ako, nagneneto ako ng 50. Ginawa mo rin yun? Pedicab? Pedicab? Nung high school ako. Wow! Nung high school na ako, nag-pedicab na ako. So kung 50 pesos a day ako, that's about 1.5 in 30 months, in 30 days. Eh ito, nakanyanga ka lang doon sa Gotesco sa Commonwealth, yung likod na subdivision, ganda-ganda. Tapos, nasa aircon ka, may agahan ka. Kasi noon ang pagkain, agahan, tanghalian, merienda, may merienda pa noon, dinner, tapos may midnight snacks. Wow! Sa taping. Tapos 1.5, doorbell ka lang. Correct. Sabi ko, masarap na trabaho to. Okay to. Patok. Then talagang ngayon na yun. Sabi ko, masarap to. So, pinag-igihan ko na. Nag-acting workshop ako. Nag-dance lesson ako. Tapos, nag-singing lesson ako. Which I fail. Sumuko sa akin yung instructor ko. Talagang walang future. Hindi ka pwede mag-sample ngayon. Hindi pwede. My way, baka magkabarilan dito. Okay. Imagine mo. Yun lang hindi ko natutunan talaga kumanta. Okay. Pero sumayaw ka. Sumayaw. Kasi sa that, sasayaw ka eh. Correct. Sasayaw ka. Mag-a-anchor ka minsan. Pag-practicing ka mag-anchor, may balita, something. So it's really a workshop on television. Paano nabago yung buhay mo? Nakaambag ka ba sa bahay, sa nanay, tatay? In apartment ko na kagad ang mga magulang ko. Kasi naka-apartment na ako, tapos sila Ermat, sila Erpat. Tapos pinatigil ko na sa trabaho sa pier si papa ko. Nanay ko naman, housewife. It changes a lot. Kasi nakakabili ka na ng karne. Grocery. Yeah! Dati kasi, nasa palengke. Ngayon, tawag nila grocery. So imagine mo, simple. Malaking bagay pala yun. It's just a word, no? Pero sa economics, dati talaga namamaligay ka nila dahil mura. Tapos makakabili ka ng pira-piraso. So para sa amin, luxury na yun. Wow, okay. So nakaambag ka. At least yung pag-aartista mo, right move. Yes, it's a good move kasi yung nakita ko nga nung kumita ako ng 1.5, sabi ko yayaman ako talaga dito. Kasi ang laki nun, trabahong 30 days, trabahong 1 day lang. Correct. Di ba, imagine mo, paano kung everyday may ganun ako? Correct. Pero okay, so ito ay naging parang pantawid buhay mo, pantawid kabuhayan para makaahon sa kahirapan. Pero sineryoso mo ang pag-aartista mo? Yes. Wala raw bakante. Kung meron man, hindi naman ako po pwede. Dahil norid-norid daw ako. Kinarir ko talaga. Okay. Kaya na-discover ka agad ako ni Seiko Films. I went to Seiko Films. Binigyan ako ng break. Movies. Offered left and right. Then I became telecine. They call it now teleserye. But at that time, call it telecine king. Special trip to Manila! Halika, boy! Special trip to Manila to! May naghihintay sa atin, kaya tayo na!
Halika na. Kasi every other week, lumalabas ako sa telesine. So, ang dami kong trabaho. Plus, kahit na ako sintonado, meron kami tinatawag na road show. Yung sa nagpilit piyesta. Nagpilit talaga. Piyesta, kakanta ka lang, Achy Breaky Heart. Achy Breaky Heart. Don't break my heart. My achy breaky heart. Okay. Yad ba yun? Etne, 20 mil, 15 mil. Wow. Misa sa isang gabi, nakakadalawang piyesta ka. Batangas, Pangasinan, Bulacan. Kung saan piyesta. We call it road show. So sa gabi, nakaka 20 mil ka, 40 mil. Tapos bukas may taping ka. Ang kita namin sa that's at that time is 800 pesos lang. Bigay pa ni Kuya Germs. Pero yung That's Entertainment is our jumping board para makita ka, para makilala kami sa probinsya. Kasi kasagatan talaga ng That's noon. Lahat ng bata nanonood ng That's at the time. Ah, wow. Okay. So, ano ang favorite role mo ever? Yun. I think drama is a thing for me at the time. Pero, parang hindi ka pa tapos sa pag-aartista. Siyempre, pumasok ka ng politika, right? Okay. Yeah. So, hanggang naging ama ng biro mo, isa sa pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas, ang Maynila. And with flying colors. Feeling mo minahal ka? Minahal ka din talaga. Magandang araw po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Siguro ng tao, but the one thing for sure, mahal ko yung tao. Kasi that's the turning point. Noong, I think that's about February of 1998, nagda-drive ako sa Moriones. Kasi nakakita ako ng mga poster ng mga politiko. 23 anyos lang ako at that time. Sabi ko, sali kaya ako dito? Just like that, sali kaya ako dito? Parang sa dami ng blessings ko sa buhay, why not in return? Punta ako Comelec, pile ako ng candidacy, tinalikuran ko yung showbiz. Halos 90% binuhos ko na yung time ko into public service. Through the years, buong buhay ko, puro tao sa tao sa tao. So wala kang regrets? Pinasok mo ang politika? Wala. Ang dami mo nagawa sa Maynila, ah. Kaya dumikit talaga yung yorme kay Isko, hindi ba? Na dating naging ama ng bayan ng Maynila. Dami na. May pagbabago ba? Hindi ba sabi nila, politics, showbiz, pareho lang yan. Anong pagkakaiba? Well, yung pagkakapareho ng politics and showbiz is you engage the people. Di ba? In showbiz, you do public service by magkaroon sila ng relasyon sa iyo as their audience. In public service, magkaroon sila ng relasyon sa iyo based on service. So, parang pareho. Pero, in terms of time, maraming downtime sa showbiz. In public service, it can be depende sa'yo, pwedeng lahat downtime. Tapos I'll see you next year. Concept of governance. May mga ganun naman. It cannot be denied. Or, you maximize every single hour to create changes or change. Dito, co-conceptualize ka. Meeting, backups, tapos standby, aral ulit, then taping. So may downtime ka. I think I'll get used to it. Kasi ang tagal ng transition ko. 24 years of my life was dedicated to serving the people. 24 years ka talaga sa gobyerno? 9 years, councilor. Oo nga. Straight. 9 years, vice mayor. Then I was appointed as president and chairman of Nortrail, the GOCC. Then I got appointed as undersecretary po ng DSWD. Then I got elected as mayor. So buong buhay ko talaga sa public service. Wow. So doon ka na sanay. So ngayon, hindi ka naman na siya shock, culture shock na nagbabalik artista ka? Minsan nakakaburaot yung oras pag wala kang ginagawa. Anong ka nakausap? Okay. Pare, saan ka? Uy, anong kape naman tayo? Tapos brainstorming ka para nilang hindi kalawangin. Tapos minsan nag-online school ako. Nag-aaral ako ng mga things that are available. Maganda kasi ngayon, may mga technology that
You can study economics, you can study history, you can study anything. Yeah. Pero tinapos mo yung pag-aaral mo. Yes, diba? Nabalikan ko. Yes. Oh, hanggang sa salamat kay sa daddy ni Mayor Hani Lacuna, former Vice Mayor Danny Lacuna. Siya yung naging courage sa akin bumalik sa eskwela. Kaya natapos ko yung kolehiyo, tapos law school, tapos... Law school? Nag-law school ako. Wow! Hindi na ako natapos sa law school kasi na-elect ako pwede as Vice Mayor. Pwede kitang kuning abogado? Hindi, talo ka. Attorney tabla, talo ako eh. Oh no! Ano ako? Attorney pa amin. Aminin mo na lang. Ayoko na eh. Wala akong amin. Never. Tapos. So yun, tapos... one day, I was fortunate, I received a letter from U.S. State Department. Padadala raw ako sa Estados Unidos. Then nabukas yung utak ko, yung kaisipan ko, uy, ang ganda pala ng executive program. So yun, sa Boston, punta sa London, and so on and so forth. Yun ang nagbalik eskwela. So kaya, ngayon, itong Scott Media o itong pagbabalik showbiz, binubuo ko yung experience na yun, then we came up with this with my kids. Three kids. Patrick, Frances, and Joaquin. Mm-hmm. Okay, yan yung tatlo. Mm. Wala nang iba? Dalawa pa. Meron pa akong dalawa eh. Okay. Ano pa eh, nag-i-eskwela pa eh. Okay. Lima yan. Lima yan. Isang nanay. So, defensive. Alam mo kayo, susunod mo ang tanong eh. Okay, isa lang ang nanay, naglima niyang anak. Okay. So, at least ngayon, meron ka ng time sa kanila. Alam mo, ang galing mo. Sa totoo lang, of all the things, no, naiinip ka, parang ang bagal ng mundo. Then you found out that, uy, kasama ko ngayon mga anak ko lagi. Dati hindi. Sila ang biktima ng, I may say, that parang, I have so much love for the people, but I cannot have both worlds. So, may sakripisyo talaga yung pamilya. In such a way that, yung hindi mo sila masyado nakikita. So ngayon, salamat sa Diyos, with this, nakakasama ko sila, then we create opportunity pa. Kasi marami na nawala ng trabaho. Let's just be straightforward about it. And yung industry na kaduktong ng pagpuproduce ng content, apektado lahat yun. So marami nawala ng trabaho. So kami sabi, uy, halika. Tutularin naman ang mga magawa ito ngayon. Kunin natin si ganito, kunin natin si ganyan, gawa tayo ng ganito. So, isip kami ng isip ng content for digital consumption. It became, parang Scott Media is your creative space. Welcome to Discovery Night, Discovery Night. 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 So, doon kami ngayon. Ayun. So, eto na ngayon yung Scott Media. Mm. Pero, talagang, kinailangan mong sabihin sa utak mo na, okay, pagkatapos ng politika, magbabalik artista ako. Ganun ba? Hindi naman. It's a decision? Yung alam ko eh. Okay. So, kung pupunta ako sa panibagong field, you wanted na kahit papano familiar ka. Yeah? So, sa akin, yun yung pinakamadaling gawin in terms of paano buuin. Hindi siya madaling ipatupad or to excel, no? Yet sa field na yun. Kasi talagang ang competition, grabe. But it's something that you can do every day na familiar ka. No? Okay. Tapos ang bonus nga, ang masarap na bonus is kasama mo mga anak mo. Correct. At ito ay bagay na naka-focus ka na talaga. Gumagawa ka ng pelikula ngayon, di ba? O may yes. Ginawa ka ng pelikula. Patay na si Ninoy. Baka tayong pagbintangan. I get to invite now. Na-invite na ako like yung kay Daryl, kay Direk Daryl Yap. They have this mom. It's a movie. I think it's a sequel to another movie. Si Ninoy yung gagampanan kong karakter. Part ng pelikula. So, I'm happy to be of service to others. Especially,
may yad ba eh? Siyempre, may bayad. Artista lang. Artista na ako eh. You're portraying a character, you get paid for it. Correct. So it's now... So ganun lang talaga. Kasi kung artista ka, siyempre, you get paid for your acting services and that's it. And I need to survive. I need to make a living. Oh. Parang tao, di ba? Tao, maghahanap ng trabaho, maghahanap ng pagkakita. Okay, so anong role ngayon, ang dream role mo? Wala pa. Ang aspiration ko ngayon, to create content so that we can give opportunity. Welcome. Thank you po. Ayan. Salamat po. Yeah. Mga kababayan, yung napanood nyo kanina, ano po yun, ha? Instant. Having said that, when we do this mga products namin under Scott Media, may mga tao sa likod na, eh, may nagbe-benepisyo. The next challenge is, can we excel? Is this commercially viable? Palatable ba sa tao? Kukonsumuhin ba ng tao yung gagawin namin? That's another challenge. So, nandun kami sa stage, we continue to create, and hopefully, someday, we can make a living out of it, and provide for somebody opportunity sa ibang tao. So maliban sa pag-aarte, baka mag-produce ka na rin. Yes, puro Codly. Oh. Codly ng camera. Meron din ako yung talk show ko, yung ginawa namin yung Discovery Nights. Coco Martin! Thank you, sir. Thank you. Ginagawa namin yung digital lang aming ang output namin para sa mga Pilipino sa abroad at saka sa bansa. No? And at the same time, meron pa kami yung MaritasUniversity.com. Seto na ulit tayo sa ating Marites University with two special guests. It's like a TMC. MaritasUniversity.com. Yes. Okay. Yes. It's a talk show about mga artista, mga chismis ng artista at sports. Pero wala ako sa camera. It's just our product. And another one is Unplugged. At the same manner, yung mga up and coming na mga artists will have an outlet, a stage with a good quality video, good quality sounds and lighting for free. Okay, so trying to create opportunities for everyone. Of course. Kahit na sabihin mo ng lolo ka. Lolo na siya. Yes. Oh. Okay. Ako, cute nung apo ko. Kanina, bago ko magpunta rito. Ilan taon na yung apo mo? Ano na siya? I think 9 months today or 10 months. Cute. Yum, 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 yum. Ay. Bumalik ka doon sa era na inaamoy-amoy mo yung kamay, di ba? Yung gatas o yung paa, di ba? So ano, kamukha mo? Siyempre. Feeling mo, kamukha mo? Ganun naman ang feeling yata lahat ng lolo. Lahat ng lolo. Wait till they're 2 years old. Parang gusto mo nang tumalo ng bintana. Pero I'm happy, no? Parang ang ganda. Now I have more time. And I can spare those time. Make memories. Yeah. Correct. Paano mo gusto maalala sa mga, ito eh, mga apo mo na yan? Ano, bilang artista or bilang politiko? I think the service, no? That things were changed. Things were made possible. Yung imposible, naging posible. I really don't know. I still, layo pa eh. 48 pa lang ako eh. I don't know what's gonna happen the next 12 years. Correct. Gonna be 60. That I'm officially pensionado. Ano ka ba? By GSIS. Bata pa yung 60. So, hindi ka na babalik na politika? Talagang ito ka na? Masaya naman ako dito. Ano ba? Dito na muna ako. Dito na muna daw siya kasi ang ganda naman ng studio niya. Okay? At ito na ang bagong buhay ng dating Yorme. As Isko Moreno ulit. Pero... more than artista, producer na ngayon siya with Scott Media. Welcome to our office here in BGC. Ay naku, pero teka muna, batang Maynila ka pa rin ba? Siyempre. O batang BGC ka na? Okay, alam, madalas ako sa BGC kasi I have to attend to business. Correct, ito ngayon ang negosyo niya, nakaka-excite kasi ito na ngayon ang forte niya. Dahil artista siya dati at nagbabalik artista ngayon mula sa pagiging politiko, ito na ang bagong Isko Moreno. At ito na nga ang kanyang studio. Ang studio niya talagang, ano ba yung walling na yan, di ba? Soundproofing yan, soundproofing. This is a wall. I think this thick, no? Itong ganyan siya kakapal sa...
sa loob at labas, no? Tapos designed by a sound engineer, si Mark Yulo. Wow. Ano? Siya okay. Yung pinagdisenyo namin yan. Nung una to, nung idea namin, box lang. Mm. Then we by suggestions, I always listen to suggestions. And sabi, oh nga no, baka umulit lang tayo, double toast gas pa. So hinahin namin siya, fortunately, tinulungan kami. Oh. Yun, na-redesign siya. Galing! Tapos ganda. Ito yung... Yung ano mo yung camera niya? Ano to? State of the art? Kung yung quality sa broadcast, you pay tens of millions of pesos sa camera, a few hundred thousand, you can have the same quality, or in fact, much better, kasi 4K na siya. Oh. Tapos yun, hindi mo na kailangan ng mamahaling lente. This is a typical Lumix Panasonic. Medyo may price din siya, pero... comparatively speaking to yung mga broadcast camera, Ikigami, medyo okay na to. So, correct. Makukuha mo na yung gusto mong quality ng video. Then, wow. Amaran, Aperture, brand yung ilaw, na. Yung ilaw natin. Mm. Wow. Parang sineseryoso talaga. Tapos dito yung booth. Ito yung booth. Puntahan natin ang booth. So yung ecosystem niya is Blackmagic. So Blackmagic ang camera, Blackmagic din yung aming TV. Sana all! So okay. Yamaha, ito yung Behringer namin, multitrack. Ay, nakikita ko siya dati sa ABS-CBN. Yes. Parang may ganyan ka na rin, ang mahal yan ha? Tapos pwede namin i-multitrack record yung audio. So para mas clear. Wow. So tapos so, talaga nagdesisyon ka na talagang gumastos para sa studio mo. Come on. Efficient cost. Kasi efficient. Yung titipirin mo tapos palit ka ng palit, edi wag na lang. One time in mo na. Tapos may prescribed period na target ka na lang. Correct. Okay. This is where we stream. We're using Mac to stream. Then ito na yung Blackmagic monitor namin, yung switcher. Tapos lahat na puro Blackmagic na lahat. So talaga, Holy Land, hindi, pero talaga decision. Decision talaga na may investment na ganito. Talagang seryoso siya. Seryoso. So, sa ganitong klaseng setup, pwede ka nang mag-produce talaga ng show. And, dito talaga yung show mo. In fact, dito ginagawa yung Discovery Night and any company can produce. This is a plug-and-play studio. It's a smart studio. In fact, even our lights is wireless. We can operate the lights through this tablet. So yes, any company can just go here and create content. Wow. So also for rent. For rent. For rent. Yeah, I think 7.5 per hour lang. Wow. And you only pay what you use. Plug and play talaga siya. You come and go. Galing. Pay as you go. Okay. So dito naman, sikat na naman si Mark. Ito si Mark Yulo. Ng audio. Yung aming consultant sa acoustics and audio. Wow. So kailangan talaga ikaw magsasabi, kailangan mong gasosan ito. Siya na siya sabi ng makina. Wala kang magagawa. Kailangan mong gumasosan ganito. Yes po. Ayun. Yun ikaw pala yun. Tapos when they come, katulad tayo, di ba, kailangan natin mag-prepare. Yeah. Minsan galing ka sa puyat o taping, so hindi ka ready. So you can prepare yourself here sa dressing room. Wow! Ganda nga naman! May dressing room na! Yeah. Dahil yung studio hindi naman siya masyadong kalakihan. So your staff can watch here what is being taped. Oh, para sa Amerika. Oh, yeah. So may monitor kayo. Yes. You can monitor the podcast room and the studio A. So, yung mga staff mo, alam la, uy, si ma'am o si sir, nag-o-oily na. They can go there and mag-re-retouch yung... Ganda! Nice! Wow! Ay, may kanya-kanyang mga opisina. Sino naman si Patrick? Ito, si Patrick, yung panganay namin. Siya ang COO ng company. Wow! So dito mo na rin, parang ginawa mo ng family business. Every day. Kikita kami. Wow! Okay, ito yung Patrick. Office si Patrick. Ito naman kay Joaquin. Si Joaquin naman, anak mo rin ito. Anak ko rin ito. Okay. Ano naman siya, nag-aaral siya ng accounting ng company.
Yung, so cool. Doon ko sa mga numbers naman siya. Oo. Bakit iba? And tuturuan naman ng accountant. Magaling naman yun sa mathematics. Okay. Joaquin. Si Frances, socials, and misa nagme-makeup siya kasi may hobby siya ng pagme-makeup. Oh, wow. Yeah, kaya misa yung mga guests, they can get free makeup sometimes. Wow. Ako, I get free makeup sometimes. Galing! So yan naman ang office niya. After school, punta siya rito. And this is my office. Ito naman yung kay Yorme. Ayun. O, di ba? Pero hindi na daw siya Yorme, Isko. Sa Isko na lang nandito, di ba? Okay, so eto na ang kanilang mga opisina. Parang sana all. Meron pa, tingnan din nyo ang kanilang entrance. Napakaganda. Eto, ilan ang ini-employ ninyo? How many employees right about now? About nine sa digital preparation. Okay. Editing, sounds. You know. So eto yung editing room. You'll see. Yun, Black Magic ulit, Da Vinci. Tapos eto, first in the Philippines. Kararating lang. Black Magic storage. So we have a cloud storage. This is a 20 terabyte storage. So speed editor, color, sounds. Tapos minsan nag-audio kami. This is our network. Okay. Yung network naman dito. Tapos when we record sometimes ng BO. Wow, kompleto talaga. Gaano katagal bago mo na buo lahat ito? Parang ang bilis. Wow! Ganun ka kabilis kasi makabilis matuto. Two months. Diba? Months. Ito na yung kinalakihan mo eh, diba? Tapos yun lang, you get the best people in their respective field of undertaking. May idea ka, may concept ka, you draw it. When you draw, you need an architect. Tapos yung engineer talks to the audio guy. Audio guy talks to the video guy. Correct. Tapos anong mga equipment na worth mag-imbesan. Actually, mura lang siya. With all honesty, kaysa yung bumili ka ng talagang mga binibili sa ABS. At grabe, sobrang mahal. Pero so, makakabuo ka na ng quality na produkto, programa, show, talk show, whatever, with less less investment. Yes, like this one, pag nagko-color ka, ito yung ginagamit na sa mga Hollywood film. Wow. Pag nagko-color. Mm-hmm. Pero mura lang siya. Kasi nagbabago na yung technology. Correct. Nagbabago na yung technology. Ano naman ang podcast? Nagpo-podcast ka rin? Ito, or yung isang show namin, yung Marites University. So, ito naman yun. Wow, okay. Yeah. So, pwede kang sorry, nakakalat yung gamit, ha? Uupo ka lang dito, tapos magpo-podcast ka na. Yeah. Oh. Yeah. So, we set it up every week. We have a show here, maritesuniversity.com. Ano man ang pinag-uusapan ninyo? Ano naman yun? Hindi ako kasama. It's a talk show about TMC type, katulad sa States. Yan naman ang ano. Parang so yung mga journalists, chismis lang ng mga artista, what's happening. Dito naman yun. So pag merong may isang artista o may isang personality na kilala, minsan ini-invite dito, ini-invite ang mga journalist. So si Rose, si Ambet, si June. Sila yung nag-host. Okay, so dito na sila nag-i-interrogate. 4K camera din at data video. Wow, look at this. Meron siyang camera. 4 camera siya. So wow. Iba rin talaga kasi galing sa pag-aartista, so alam niya ang ginagawa niya. Ilan naman ang ini-empleyo mo dito? Tingnan mo naman ito, mukhang totoo. Directly, we have about at least 12 kami rito. Outside, marami. Kasi may outsource kami. Yung Unplug, yung Marites University, yung Discovery. So, yung day-to-day, yung mga video creation, pag ini-edit, so dito na yun. Dito natin natapos. Wow. Dito rin na-upload. Yeah, si Patrick. Okay. Hello, Patrick! Isa sa mga, ayan na. Isa sa mga prime movers ng Scott Media. Anak, syempre. So, masasabi natin na
ito talaga ang direksyon mo sa ngayon? Yeah, may awan Diyos. With the help of yung team, tingin ko dito na kami. Parang 360 degree? Parang 360 yung parang... Bumalik. Bumalik ka talaga doon sa pagiging artista. And pero ngayon, level up na. Kasi iba ng industriya ngayon. Meron ng social media, meron ng mainstream. Mainstream. Right? So palagay mo, ito na ang buhay mo? Hindi ka, come on. Hindi yes, ka na babalik sa pagpupolitiko? I have to make a living. I have to move on with our lives. Grateful also that I spend more time with family. That's true, no? And successful ka naman sa lahat ng ginagawa mo. So, I'm sure ito success din ang mangyayari. Sana, failure sana. Is not an option. With your support. With your support. Why not? Uy, thank you sa tour, ha? Anytime, ma'am. Anytime. Oh, hindi lang yan na tayo tinour sa buhay niya ulit. Tinour niya tayo sa Maynila. Tinour niya tayo sa kanyang bagong mundo. Oh, nga, no? Ang galing mo, ang galing mo. Thank you. Ang galing. Only on Korina Interviews. Salamat!